Hello mga kadads, welcome again to my channel, Mark TV. At sa araw nito, kung makikita nyo, itinitim-tim namin yung lamig. As per kasi ni ma'am, lumalamig daw siya pag unang bukas, lalo na pag umaga. Tapos mga ilang minuto daw, namamatay yung compressor niya. Tapos sisindi daw ang tagal, init na daw sila. Hindi pa daw lumalamig o hindi pa daw umaandar yung compressor. So ano ba yung dapat natin gawin mga kadads? Ano ba yung mga dapat i-check? So dapat na ba siyang palitan? Sira na ba yung aircon natin? Sa video nito mga kadads ay tatalakayin natin yan. So kung gusto nyo malaman ang kasagutan mga kadads, ay subaybayin nyo itong video nito. So mga kadads, kung bago ka lamang sa akin channel, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at click ang notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos. So mga kadads, ayun po, at sinecheck ko yung mga temperature, kung functional ba yung fan at iba pa. So tara mga kadads, let's go! At ito na nga mga kadads, sa kakahintay natin umandar yung compressor niya. Tapos nga yun mga binilang ko siguro mga 3 minutes ayun namatay yung compressor niya. Tapos ang tagal umandar, ayaw talaga mga kadads yan. So sinubukan ko ng galawin yung setting pero ayaw talaga. So syempre ang una natin gagawin mga kadads, bago ko sabihin yung naging problem niya, so nilinisin muna natin siya. So una mga kadads, tatanggalin mo yung cover niya, then tatanggalin mo yung terminal dun sa compressor niya. Ayun, para matanggal mo na itong pinaka-control niya. So sana huwag kayong mainip mga kadads ha. At tatanggalin mo yung mga tornilyo sa compressor. Then sunod natin itong sa fan motor. Ayun, so bali may 5 tornilyo lahat yan. Then bubunutin mo na lang siya ng ganito. Napakadali lang mo mga kadads. So kahit ikaw lang, kayang-kaya mo na itong linisin mga kadads. Basta sabay-bayan mo lang o sundan mo lang itong video natin. Then kailangan mo ng pliers para mabunot itong pinaka-clip niya. Ayun. Then, pwede mo nang bunutin. So, pag mga ganyan mahirap, pwede mo siyang pukpukin. Pero, dahan-dahan lang makadad. So, yun. So, buti na lang nasa loko. Kundi, naku, magbabayad tayo nito. At pagkatapos dun, babaligtarin mo lang siya. At isusunod mo itong condenser pan niya. Ayan. So, meron din po siyang clip. Kailangan mo ng plies. Ayan, ayun, medyo maikot. So, pagpasensyaan nyo na makadad, medyo nahirapan kasi ako. Kasi, ayun, si partner ko, binabanatan niya na. Tini-spray niya na yung mga cover kanina, yung mga nakalas natin. Then, meron po itong 4 na tornilyo. Ayun, so, nahirapan ko tanggalin kung makapit yung tornilyo. Siyempre, yun natin gagawin. Kukunin natin yung mga tornilyo, baka mawala. Wala tayong pangabono. At pwede mo nang bubunutin or pwede mo nang bunutin yung fan motor. So, para may tabi natin at hindi na mabasa. At maaari makadads, kung matatanggal naman fan motor, control board, ay tanggalin nyo na makadads for safety. Then, papa-spray na natin kay Baba. So, Baba, ito na. Ha? Bilis ni Baba, natapos niya. At ito na nga. At ito na nga yung mga nakasas natin makadads. Ayun, no? Duming-dumi talaga. Yung iba, kinukuskus na ni Baba kasi ayun na talaga matanggal sa power spray. At siyempre nakabit, habang binablow dry nyo na bata, yung mga nalinis na, babanatan nyo natin itong condenser nyo sa evaporator. So, kitang-kita nyo naman na may lumalabas na itin-itin. So, advisable dyan, nakabit sa power spray ng malakas. Kung kapag hindi natanggal dun sa power spray, pwede mo siya gamitan nung pinagbabawal na technique. Ayan. Pero dito, kitang-kita naman na natatanggal pa naman yung itin. Papaka-spray na lang natin, makabit, para talagang matanggal yung dami. Ayun, no? Yung itin-itin, natatanggal ng paunti-unti. So, kailangan lang natin siyang dikitan. O, after noon, ayan po yung mga nalinis natin. O, sabon na sabon pa ni Baba yan. Pinagkukuskus na pa ng mabuti yan. So, kita naman makadads kung gaano kalinis. So, makadads, tara. Let's go. At ito na nga makadads, assembly na natin siya. Ipapatong natin yung system o condenser, evaporator, compressor dun sa plate niya. Sa baba din, susunod natin yung stair. Then si Baba naman, nilalagay niya na yung mga tornilyo na malalaki na tinanggal natin sa compressor. 3 piraso yun. Habang ako ay na-assemble ko na itong fan motor set. Kasama dun sa frame niya. Then, may 4 na tornilyo. Huwag po natin kalimutan na hindi mailagay lahat yun kasi sa vibration, pwede magkaroon ng ingay or masira yung mga fan blade natin o mismong aircon. At syempre makadads, huwag na huwag nang kakalimutan yung lagay yung clip natin. Ayan, pag umikot ng malakas yan, tatalsik yung makadads, masisira yung aircon natin. Okay lang siguro kung fan blade lang pero huwag naman sana. So huwag na huwag natin kakalimutan yan makadads. Then ilalagay mo na lang siya ng pababa. Kung binulot mo siya ng pataas kanina, ngayon pababa naman tayo makadads. Ayan, then after nun, ilalagay mo yung 2 tornilyo para mag-lock siya. Then ako, ilalagay ko na yung control, then styro, then yung pinaka-cover niya. So, napakadali lang, no, mga kadads. Meron po tayong tutorial dito or complete step-by-step na video dito sa mga ganitong klaseng aircon. Ilalagay ko na lang sa description, mga kadads.
Ayan, so after nun, lalagay natin yung mga tornillo. So don't forget to ilagay yung tornillo. Dahil kapag hindi po kompleto, nilagay na tornillo natin, may tendency umingay yung aircon natin, mga kalads. At ito na nga po pala yung na-assemble natin. Ayan, nagmukha na siyang clean and go. So malapit na, mga kalads, sasabihin na natin yung sikreto. At ito na nga, mga kalads, na ilagay na natin. Hindi ko muna nilagay yung pinaka-cover niya kasi para makita nyo na umaandar yung aircon. Ayan po. So pagpasensyaan nyo na, mga kalads, kung hindi ko siya mabigyan ng boses nung binibidyo ko to. Nag-voice over na lang tayo. Kasi may mga bata na nanonood. So hindi natin maiiwasan yan talaga. Pero nagpapasalamat pa rin tayo kasi pinagbigyan tayo mag-video. Ayan po. So hintay lang natin umandar yung compressor. So usually sa mga digital, umaandar yung compressor 3 to 5 minutes, mga kadads. Kaya huwag kayong magtaka, baka mamaya pagsindi nyo, ay bakit ganun, wala pang lamig. Ayun. So maghintay po tayo ng 3 to 5 minutes. Kapag doon sa oras na yun, wala pa, so magduda na kayo, mga kadads. Tumawag na kayo ng technician. Ayan po. So umandar na po yung compressor niya. So malamig na siya. Nasa 24 na. So hintay lang natin kung babalik pa ba yung pagkapatay niya ng after ilang minutes. Kasi ayun, yung kasi pinaka-concern nila. Then ayan po, yung bahay nila. Ayan o. Nandito nga po pala tayo sa Apalit, Pampanga, mga dads. Ayun, napalayo tayo. So napaka nag-request nito. Ayan. Maraming salamat at pinakain din tayo ni sir. So thank you very much po. At sana sa huli din po. At bumili na rin po kayo ng aircon additional. Ayan. So malamig na siya, mga dads, ngayon. Hindi na siya namamatay. So ano kaya ang dahilan, mga dads? Ito. So dito, mga dads, i-reveal na natin sa bingtsyong to kung bakit hindi na siya namatay. So ayan o, mga dads, malamig na siya. Woo! Success! Hindi na siya namatay. Bakit kaya, mga dads? So may idea ba kayo kung bakit hindi namatay? So i-comment nyo sa baba. Ito ay aking pupusuan at babasain. Binaligtad ko na, mga dads. So ito na po. Ito nga po pala yung naging problema niya. Itong pinaka thermostat niya. Ang nangyari po kasi nung pagbukas ko dito, ayun, nahulog or nakababa yung thermostat niya dito. Ayan, nilinis daw kasi nila yung filter. Tapos siguro hindi na ibalik na mabuti. Ayan, so huminto yung compressor kung narinig yung, mga dads. Hindi ko lang kasi talaga malagay ng sounds. Baka makopyright tayo kay YouTube. Alam nyo naman, maselan siya sa mga video. Then pag binalik mo siya ng ganyan, ayan, under siya mga ilang minutes pa. Matagal, mga dads. Bakit? Kasi yung pong dito sa baba, napakalamig niyan, mga dads. Lalo na kanina nung barado siya, napopondo yung tubig dyan. So malamig na siya. So pag nakuha niya na yung tubig or nag-moisture na itong mga U-vent natin, nabababad na siya sa tubig. Then, ang tagal or baka hindi na nga siya umaandar kasi yung temperature ng thermostat natin, nasa cold mode siya. Ibig sabihin, isa shut off niya yung compressor. Ang pinakatrabaho kasi ng compressor, mga dads, kapag nakuha niya na yung temperature dito sa room, isa shut off niya na yung compressor. Yan sa mga non-inverter. Tapos kapag nainitan na yung temperature sa room temp, ayun, dun po under uli si compressor. Kaso nangyari dito, mga dads, dahil nga nakababad siya dun sa malamig na part, lalo na nung barado siya kasi marumi po yung aircon natin. Ayun, so lagi po siyang naka-cool mode, lalo na kapag continuous yung ano niya, malamig na malamig pa rin siya. Ayun, na-under lang siya kapag uminit na talaga or napakatagal bago uminit yun, mga dads. At finally, okay na siya, mga dads. Ibigay lang natin siya ng konting sample dito sa mga video natin. So tara, mga dads, let's go! Paano nga ba mag-function ang isang thermostat? Ano ba yung purpose nito? Paano nga ba siya gumalaw o magtrabaho sa ating aircon? Gano'n nga ba ito ka-importante? Okay lang ba na walang thermostat yung aircon natin? So dito, mga dads, ay tatalakayin natin yan. So tara, mga dads, let's go! Ito na nga, mga dads, at sasampulan natin itong isang thermostat. So ang thermostat natin, pang manual, yung isa pang digital. So mayroon silang mga socket yung sample natin doon sa video. Pero same function lang naman sila. Ito na lang gagawin natin. Ito po yung malamig na tubig natin. Ayan. May yelo. At ito, mainit. So di siya ganun kainit. Mainit-init lang, mga dads. And then ito, nakaset na tayo ng resistance. Ang reading niya ay 0.8, mga dads. Ngayon, pinandar mo yung compressor. Umandar yung compressor, mga dads. So normal pa yung ano niya. Then lumamig yung bahay or yung room. Siyempre, pag malamig na, masesense na to dahil bubungguin niya yung hangin. Ayan po yung mangyayari. Tingnan niya, mga dads. Ayan. Dali, namatay.
Ayan, ang mangyayari dyan mga kadadsa yan, kung mapapansin nyo, lagyan ko lang ng plus na. Ayun. So, 0.4. Ayun, nakita nyo, tumunog. Nag-OL siya. Ibig sabihin, open line mga kadads. Ayun ang nangyayari. Kaya namamatay si compressor. Pag nakasend siya ng lamig, nababad siya ng lamig, lumamig na yung kwarto nyo, ang nangyayari, ayun, nagka-cut off si thermostat. Same function lang dun sa aircon na ginawa natin. Ngayon, dahil nakababad siya ng matagal dun sa tubig, dahil barado yung aircon ni na ma'am, ang nangyayari, hindi siya nagkakaroon ng resistant. Ibig sabihin, lagi siyang naka-open. Siguro, mga ilang oras bago umandar uli yung compressor, pag uminit na yung nakapondon tubig. Then, alimbawa, normal yung lagay natin dun sa thermostat. Nakasend siya ng init. Ngayon, lilipat natin, ha, mga dads. Ayan. Sa mainit. Pansin ninyo, anong mangyayari? Ayan, nagka-reading siya. Then, tumundog din siya kung narinig yung mga dads. Kasi, mainit to. Agad niyang nasense yung init. Ibig sabihin, okay pa yung thermostat natin. Ayan. So, umandar yung compressor. Then, mainit na kasi yung kwarto. Parang dito sa amin. Ayan. Ayan, wala kasi kaming aircon mga kadads. Eh. Baka naman. At after noon, lumamig na naman yung kwarto. Lipat lang natin mga kadads. Ayan, lumamig na naman. Pasinin nyo mga kadads. Kung maririnig ha, sana hindi ako makopyright. YouTube, pangunahan ko lang. May nagbibidyogi kasi doon sa... And kung mapapasin nyo, bumababa yung reading niya. 0.3. Ayun, nakababad. Ayun, so narinig nyo, tumunog. Ting. O, naging OL siya uli. So, ganun po yung function ng thermostat. Ayun na nga mga kadads at nakita natin yung purpose ni thermostat. Paano siya nagtitrip, paano siya nagpa-function, paano umaandar yung compressor, paano siya namamatay. Talakayan na natin ngayon, ano ba yung importante ni thermostat? Si thermostat, siya po yung nagbibigay kung gaano kalamig yung gusto mong kwarto. Or siya yung magpapanatili o gaano katagal under si compressor para sa'yo dahil sa set mo na temperature. Ngayon, kapag mas tinaas mo yung set mo, mas mataas na lamig ang kailangan niya bago siya mag-trip. Halimbawa, mga dads, sinet mo siya ng 2. Sabihin natin si 2, it's 20 degrees Celsius. Tapos, tinaasan mo siya, ginawa mong 4, sabihin natin si 15 degrees Celsius. Halimbawa lang yung mga dads, ha? So, bago siya mag-trip ulit or mag-stop or mag-cut off para kay compressor, dapat maabot niya yung temperature na yun. Kung kailan tinataas mo yung setting mo, doon po tumatagal yung andan ni compressor. So, sana may natutunan kayo sa video nito mga dads. At napaliwanag ko po sana na mabuti sa inyo. So, huwag niyo po sana kalimutan mag-subscribe. At click ang notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos. So tara mga kadads! See you in my next video! God bless!